Hi, what's up guys? This is Dudes Miranda and you are watching at my channel. Anyway, welcome back sa channel ko guys. Ang pag-usapan natin ngayon is about expectations versus reality. Anyway, nung nasa Pilipinas pa lang tayo, especially yung nakapunta na dito, yung expectations talaga nila sa Canada is iba kasi nasa mayamang bansa tayo eh. So this time, pag-usapan natin yung mga expectations natin nung nasa Pilipinas tayo versus reality nung nasa Canada na tayo para at least alam natin ano ba talaga yung realidad meron yung bansang ito. Alam naman natin na mayaman ang bansang ito, kaya let's see kung ano yung mga reality na na-experience namin dito. At saka, this is just only basing upon my real experience dito sa bansang Canada. So, stay tuned, I'll be right back. Dudes. 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 Ako nga pala si Dudes, M-I-R-A-N-D-A. What's up? Nagbula sa tago, ngayon nasa C-A-N-A-D-A. Let's go! Kung meron katanungan, i-comment mula. Kung may gusto ka malaman, tumambay ko lang sa channel ko. Basta don't forget to click like and subscribe. Let's go! Yes, I'm back. Anyway, maganda kasi pag-usapan natin to para alam natin ano talaga yung realidad meron kami dito. Kasi ang dami talagang nag-i-expect na pag nakapagtrabaho sa bansang Canada, mayaman na talaga ang isang OFW. Kaya medyo nakakalungkot isipin na parang mayaman na kami and then kailangan talaga pag makauwi kami sa Pilipinas, iba na yung tingin ng tao sa amin kasi nasa mayamang bansa na kami. Pero hindi. Lahat ng mga nakuha namin, lahat ng mga kita namin dito is talagang sobrang hirap talaga. Kaya pag-usapan natin ngayon ano yung mga reality talaga na meron kami dito para at least may idea naman kayo at alam nyo ano yung sitwasyon ng isang OFW na nagtrabaho dito sa bansang Canada. Well, anyway, number one na pag-usapan natin, is about prices and taxes. Dito, ang nakikita mong mga presyo sa mga bilihin natin, it's either sa supermarket or wet market man yan. So, yung mga presyo na nakikita natin dyan, example, itong ballpen na to is $1. Hindi yan talaga yung babayaran mo kasi magbabayad ka pa ng GST which is 5% sa item na to. So, magdadagdag yan sa cashier pag magbabayad ka. So, GST tawag nun. So, unlike sa Pilipinas kasi, pag nakakita tayo ng presyo sa selling area, yun na talaga yung presyo na babayaran natin pero hindi dito. Pero yung kagandahan lang kasi dito kasi may quarterly sila na GST na binibigay sa amin. Kumbaga sa tax refund. So, yun lang yung maganda kasi ako every quarter nakakatanggap ako ng almost $50 or $85 sa lahat ng mga nabibili ko. It's either goods or services man yan. Kasi yung GST naman dito is ipapataw siya sa goods at saka sa services na narinder ng isang company. So, kung ano man yung presyo niya, example, 100, mag-a-add on siya ng GST dun. So, may refund na mangyayari for a year. So, sa isang year, may apat na refund silang may bibigay for the past year na nagamit mo. And then, sa trabaho din naman namin, sa sahod namin, is may tax din naman na kinukuha talaga. Same lang din sa atin, may tax na kinukuha. Pero yung kagandahan lang kasi dito is yearly may tax refund sila na binibigay. So usually pag common law ka or married ka, mas malaki yung makukuha mong tax refund after a year compare sa single talaga. So yun lang yung maganda kasi may mga refunds talaga. Then sa compare natin sa atin talaga yung presyo ng bilihin, kung ano yung presyo nabanggit ko na, kung ano yung presyo nasa selling area, yun talaga yung babayaran natin. So walang additional na tax dun. And then usually nung naka-experience din ako sa Pilipinas na nagtrabaho ako, may tax din sila na kinuha sa sahod ko, pero at the end of the year wala akong natatanggap na tax refund doon. So, yun lang yung kagandahan dito kasi may tax refund talaga na makukuha yung isang trabahante. Number two is weather. Sa Pilipinas, dalawa lang yung weather natin doon eh. Yung rainy at saka yung sunny. So, sa tag-init naman, at least kaya din naman natin yung init sa Pilipinas. Pero pag dito sa Canada is iba talaga. Pag
apat kasi yung climate nila dito eh. And then pag tag-init talaga, sobrang init din talaga. Sa atin is 25, positive 25 to 28 ata. Pero dito 28, so sobra-sobra pa talaga yung init. Pag tag-init talaga, pero pag taglamig talaga is sobra-sobrang lamig din. So, nung sa Pilipinas pa lang kasi tayo, pinangarap natin na ma-experience naman natin yung winter, which is yung pag snow-snow na talaga, gagawa tayo ng mga snowball, maglalaro sa gitna na malamig. Pero yun yung expectation natin na kayang-kaya lang. And then, minsan nga, nung sa Pilipinas pa lang ako, is naisip ko na siguro puputi na ako doon kasi sobrang lamig. Kasi sa Pilipinas naman, pag aircon yung bahay natin or yung opisina na pinagtatrabahoan natin, syempre maglalighten talaga yung skin natin. So, expectation natin talaga na pag klima talaga na malamig, makakaputi talaga. Yun yung ano natin, yun yung nasa isip natin. Pero pagdating pala dito is hindi siya madali. Nung una kasi na experience ko is na-enjoy ko yung snow minutes lang, mga 5 minutes to 10 minutes lang. And then after 1, kailangan mo nang pumasok kasi delikado din kasi dito yung snow. So pag matagal ka na din sa snow, kumbaga ilang buwan kasi yung winter dito, usually 5 to 6 months eh. So medyo hindi siya maganda pag palagi na lang ganun. Okay lang siya sa una, yung unang may experience mo, pero pag palagi na, di ba pag too much is not actually good, too much of everything is not good, so parang ganun. So yun, hindi siya maganda sa para sa akin ha, na talagang winter na, yung winter is delikado din kasi pag too much exposure ka, nakakamatay at saka hindi ka talaga magtatagal. Buti na lang rather kasi every bahay may mga heater, so yun, hindi namin mararamdaman yung lamig pag nasa bahay kami. Pero pag lalabas lang kami, kahit minutes lang yung paglabas mo, nako, hindi mo kakayanin yan. Hindi ka talaga magtatagal sa weather na malamig talaga. Minsan mag negative 40, negative 38, so yun, delikado din naman yun para sa atin. So yun lang, hindi kailangan mo talaga na mag-adjust with regards sa climate, na hindi siya madali talaga. Masasabi ko talaga siyang hindi talaga siya madali na ma-adapt mo yung climate dito. Number 3 is the people. Sa Pilipinas kasi naka-experience ako na tumira dun sa province namin. So, yung pumapansin sa'yo is yung mga kakilala mo lang, and then yung mga hindi mo kakilala, hindi ka na nila papansinin. Then sa cities din naman, kasi doon din ako nag-aaral, yun, medyo walang pansinan talaga. So yung pinapansin lang is yung mga kakilala mo, yung hindi mo nakakilala, pag nasa lubong mo, wala nang pansinan masyado. So ganun. Pero dito kasi, friendly kasi yung mga tao dito, tsaka very approachable, tsaka very helpful yung mga tao. Kahit na hindi mo sila kakilala, tapos makasalubong mo sila, they will say hi, they will say how are you. So kahit nasa trabaho ako, yung sinasabi how are you. So parang ganun, na they are very friendly talaga. So yun lang yung maganda, kasi parang feel mo safe, hindi naman safety, pero yung mga tao lang kasi feel mo ma-approach mo sila, kahit na different lahi man yan, kahit na hindi mo sila kakilala, nagigreet talaga sila sa inyo. So yung na-experience ko dun sa mga malls or kahit sa trabaho ko or kahit na dito sa amin, nagigreet talaga sila kahit hindi nila kilala yung isang tao. How are you? Hi, hello. So ganun. So yun yung pagkakaiba, friendly talaga yung mga tao dito sa Canada. Next is job opportunities. Sa Pilipinas kasi kung ano yung kurso mo, ano yung natapos mo, yun din yung hahanapin mo na trabaho eh. Minsan choosy pa nga tayo kung ano yung pagtatrabahoan talaga natin sa Pilipinas, kasi lugar talaga natin yan. So pwede tayong mamili. Pag hindi natin gusto yung trabaho, aalis tayo and then maghanap ng iba. So choosy talaga yung mga Filipino in terms sa trabaho dyan sa Pilipinas. Pero pag dito na kayo sa Canada, kahit anong kurso yung natapos nyo sa Pilipinas, yung mga tao dito is hindi na namimili talaga. Nag-start talaga sila sa pinakamababa talaga. And then time will come na na-promote. So yun, tumataas yung ano nila, yung position nila. Pero halos lahat ng mga Pilipino pag nasa Canada, regardless sa ano man yung kurso meron sila, talagang hindi sila namimili ng trabaho dito kasi kitaan yung gusto nilang makuha dito eh. Gusto nilang magkaroon ng income dito. So yun yung the best way para makakuha talaga ng syempre makaipon. Yan yung best way na makasave talaga. So hindi sila naghahanap ng mga
or hindi sila na namimili ng mga trabaho. As long as ano yung bakanting trabaho, kaya nila, tinatrabaho nila. Minsan nga, dalawa, tatlo yung mga trabaho ang ginagawa ng mga Pilipino natin dito para kumita talaga. So, after naman pag magkapapel yung mga Pilipino, like for example, yung papel na sinasabi ko is permanent resident na, may opportunity naman dito na pwede silang mag-aral para ma-enhance yung capacity nila para at least makakuha din naman sila ng magandang trabaho in the near future. So, yun, hindi namimili yung mga Pilipino pag nandito na. Kung ano yung meron, yun tinatrabaho nila for the future din naman yung ano nila, yung target. Next is salary. Sa Pilipinas, minsan, usually talaga is monthly yung payment ng pagbabayad nila sa mga empleyado. May mga others din na daily, may others na weekly. So, ganun. Pero most of them is monthly talaga yung payment. Especially yung mga professionals natin is monthly talaga yung sahod na binibigay sa kanila. Pero dito sa Canada is iba kasi per hour yung bayaran eh. So, hindi monthly yung computation, kundi per hour na na-render mo sa company. So, like for us dito sa Alberta is $15 talaga yung rate or minimum rate ng isang empleyado. Pero, depende din naman kasi may mga companies din naman na above yung binibigay. Like for us is 20-something naman sa amin. May others is 17 per hour. Pero, depende din sa provinces kasi other provinces below 15 din naman yung sa kanila. May 13, may 14. So, depende sa province kung saan ka nabilong talaga. Yung importante is alam natin na per hour yung bayaran dito sa Canada. Next is kung gusto mong magkaroon ng helper dito, especially pag nandito na yung pamilya mo, hindi talaga dito madali sa Canada ang kumuha ng helper or kahit nasa mayamang bansa kami. Pero hindi madali sa amin na magkaroon ng katulong, hindi or anuman or mga relatives man na makatulong sa gawaing bahay talaga. Dito kasi is talagang kayo or kami yung gumagawa ng gawaing bahay talaga. Unlike sa Pilipinas, pag okay yung, syempre okay naman yung kitaan eh, pwede kang kumuha ng katulong, pwede kang yung mga relatives magtatrabaho sa'yo, sa bahay, sa gawaing bahay na para sa'yo. Eh, pwede mo silang bayaran na ganun sa Pilipinas. Pwede kang magkaroon ng katulong sa Pilipinas anytime. Pero dito kasi kahit na alam mo naman natin na mayaman talaga yung bansang ito, pero halos lahat talaga dito ng mga Filipino na nandito na yung mga pamilya, is sila at sila lang din talaga yung gumagawa sa gawaing bahay talaga. Kasi pagkukuha ka dito ng helper, sobrang mahal. So, minsan hindi mo ma-afford yung presyo ng ano per hour din kasi yung helper dito. Kaya yun, mga kadalasan talaga ng mga Filipino dito, sila-sila lang din yung gumagawa sa mga gawaing bahay dito. So, hindi sila kumukuha ng mga katulong. The last one is yung trabaho. Siyempre, alam naman natin na pag Canada talaga, pag kumukuha sila ng mga trabahante dyan sa Pilipinas, siyempre, kailangan nila ng tulong or skilled worker ng mga empleyado. So, and then binabayaran per hour. So, expect tayo talaga na, siyempre, trabaho talaga per hour eh. Yung usapan, trabaho talaga, mahirap talaga yung trabaho. Anyway naman, sa kahit anong bansa naman yung papasukan nyo, mahirap talaga yung trabaho. Compare natin sa Pilipinas hindi naman ganun kahirap yung trabaho eh. Kasi pag hindi naman natin gusto yung trabaho, pwede naman tayong lumipat sa iba. At saka, hindi talaga siya ganun kabigat. Unlike pag OFW ka talaga, mararamdaman mo talaga na binabayaran bawat minuto ng pagtatrabaho mo. So, yun. Dugo at pawis talaga yung puhunan ng mga OFW. Kaya, naniniwala ako talaga na yung mga OFW ay mga bagong bayani talaga. Kasi, ang dami-daming mga sacrifices nila with regards sa trabaho. And then, syempre, paglayo nila sa pamilya nila, yan ang pinakaunang sakripisyo na ginawa nila. Kaya, expect talaga kayo na pag magtatrabaho kayo as OFW dito sa Canada, hindi talaga madali yung trabaho natin dito. Mahirap talaga. Pero at least, well-paid din naman tayo. Yun na lang yung iisipin natin. So, yun yung topic natin today. Expectations versus reality talaga. Kasi medyo malaki din kasi yung pagkakaiba niya. Yung expectations natin minsan mataas. And then yung realidad pala is hindi ganun kataas. So, minsan hindi magkatugma yung expectations natin sa reality. Kasi ako naranasan ko talaga na nahihirapan din ako talaga dito sa budgeting. Kahit na iniisip nila na no, mapera na kami dito kasi malaki yung
Oo naman talaga, totoo, malaki talaga ang value ng dollars namin pagdating dyan sa Pilipinas. Pero pag dito rin namin gagastusin, same lang din. Parang nasa Pilipinas ka lang din na yung pera mo sa Pilipinas, pag sa Pilipinas mo siya ispend, ganun lang din. So, pareho lang talaga. And then, usually kasi na-experience din namin dito na syempre, nung nasa Pilipinas pa kami, walang masyadong nag-a-add sa Facebook, parang ganun, hindi kami masyadong recognize. Pero nung nakalabas na kami ng bansang Canada, ang dami-dami ng friend request. Yung mga kaibigan mo na hindi mo naman kaibigan before is magre-request na lang sa'yo. May medyo iba na yung tingin nila pag nasa Canada talaga, kasi alam naman nila na mayaman talaga yung bansang ito. Kaya mag-iba din yung tingin ng tao sa'yo. So yun din yung mga experience namin na medyo nakakatawa siya. And then minsan din yung may mga experience kami na alam mo naman yung common friends mo na talagang palagi kayong nagchat-chat, minsan nagchat-chat kayo, pero at least yung communication nyo is nandun eh. And then magtataka ka na lang minsan na experience din namin na hindi naman nagchat-chat sa'yo to eh, biglang namumusta, pero pag mamumusta na yan, kabahan ka na kasi iba na yung sadya niya sa'yo. So ganun lang talaga yung expectations nila sa amin dito na nasa Canada, medyo mataas. Na hindi naman dapat na ganun kataas kasi pareho lang eh, same lang din eh. So yun, at least may idea kayo ano yung buhay meron kami sa Canada talaga, para at least pag nandito na kayo, alam na alam nyo na. So thank you for watching and have a great day. Paalam.